Magandang gabi. Ngayon naman magpo-proceed tayo sa part 2 ng lesson kung paano maging keyboardist o magpa-piano nang hindi nagbabasa ng nota. So please please continue viewing this video para malaman niyo yung kasunod na steps. At kung hindi niyo panood yung previous steps, meron akong video noon. Please watch it. Ayun lang. So kung magka-chords tayo ng halimbawa, kung sa C kasi, yun na, C. Sa isang key kasi, ano lang, merong tatlong major chords lang. So C, sa C key of C, C, F, at saka G yun. Yun lang ang major chords sa key na yan. Siyempre, may complication yung songs, may ibang nagiging major chord. Sa start, ganun lang talaga siya. Iba naman, minor. So, yung start niya, para malaman nyo, alam nyo na na C at saka F, G. So, yung pagitan nun, ito, F, di ba? So, C, ayan, B minor, E minor. So, C, kanina, ito, tinuro ko na, D minor, di ba? So, pag umusog lang tayo ng white din, E minor. Pero ito, for the key of C, tas F major, tas G major. So, is A minor, B, C, oops, C, D minor, E minor, F, G, A minor. Pero sa dulo, mapapansin nyo C, di ba? Ito na yung parang, kumbaga, yung higher note niya, C. C siya, di ba? Pero yung B, from A minor. Kasi ito, ito lang ang exemption dyan. Sa lahat ng key, may isang diminished. So ito, B diminished ito. So, C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished. Per key, yun yung ano niya. Minor and major chords sa isang key. Sa isa kasing key, may number system. So, C is 1 dahil yun ang root or yung main chord sa C. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 7, 1, 4, saka 5, yun yung major chords sa isang key. So, yun. Sa ano naman, minor, 2, 3, tapos 6. Diminished is 7. Yan. Applies to all keys. Ang key ko ay G. Yan, G. Ito na yung familiar, mapafamiliar nyo dapat yung sa tinuro kong semitones na 4, 3, at saka 3, 4 pag minor. Yun. So, pag nasanay ka na talaga, ang masasanay mo kasi ang mga main keys. Key of G, key of A, key of D, key of E. Actually, mostly nasa white. Pero yung may mga C sharp, gaya na ito, this C. Nandito tayo sa C kanina. O, para mag C sharp, tataas mo lang lahat. Ito. C sharp na siya. Magbibigay tayo ng chord chart saka nung o ngayon, o, practice tayo ng isang kanta. Tatlong chords. Kung alam niyo itong kantang to. Minor, ang unang chords. Ito siya, D minor, G, C. Buong kanta, yan lang yung chords niya. So pag ano, pag tipa, yung tinatawag na comping sa gitara, strumming. Sa piano, comping, yung kung paano mo tinitipa yung piano. Di ba ba? Yung ganito. O kaya yung paano mo siya tinitipa? Comping. Paano siya tinitipa? So, Sunday morning rain is falling. Pwede ka mag-start by isang bagsak lang. Yan. Ayun, kapag parang medyo tagalan, nasasanay ka na parang oh, sige. Ayun. Dahil may alam ka lang na kanta. Parang style gitara, eh. Medyo jam-jam tayo sa isang songs, yung pop song. Songs na gusto nyo, hindi na search nyo sa internet. Pero at least, kung may alam ka na sa chords,
May matutugtog na kanta, panigurado. Or yung ultimate, basta yon yung mga pag-search ng chords na ano, na site, alam nyo na yun. Ito, siyempre, alam mo na mag chords, alam mo na yung notes. Eh, gusto mo merong parang melody. Halimbawa, ayan, magdako tayo sa key of G. So, yung iba, malamang alam niyan itong kanta sa video. So yun, paano ko nagawa yung you need to learn. Oh, may mga shortcut dyan, pero kung papakinggan mo through ear. So, yun yan. Yung mga notes na ginamit ko is nasa isang key lang siya. Kung sa C tayo, dot white. Pag sa G, ang key, ang mga notes, yun. Yun siya, isa lang ang black. Itong lang, F sharp ito. Doon lang natin kinuha lahat ng melody. Oh. Diba? Doon lang natin kinuha yung ano, bababa natin. E minor, D, C, D. So, demo tayo na song key of C na ginagat yung major scale. Kita pa. Okay. Basic ng scales sa C, C, D, E, F, G, A, B, C. Yan na yun. Yan din yung kinaginagamit. Sa case of G, yan. Yan lang yung ginamit natin dun sa song na dinemo ko kanina. Dun lang umiikot. So kung kakapakan ng kanta, dun mo lang maano. Dun mo lang din hahanapin. Yan. Most of the time, as you learn more, kasi may mga complications din ang mga music na ipapalit bigla ng kisa gitna, mayroong ina-add na hindi, merong irregular pero kasama yon sa sound. So, sa music kasi wala, hindi naman siya illegal. So, nag-a-adjust din yun. Tawag doon is scales. Scale na yun. Major scale na yun. Skala ang tawag. Or kung ano man. Yung skala ang tawag nila. Sa song, para makuha mo yung singing voice. Nandun lang sa tinatawag nating scale sa key of C. So sa key of G na tinira natin kanina, so para magawa niyo yung may melody, ayan, magde-demo tayo ulit ng may melody na song. Intro niya, eksakto, melodic, which is yung nire-require natin. Pero napansin niyo, hindi ako na chords sa kanta. Okay lang yun. Pag sa piano naman. So, ang ginamit lang natin na chords is yung sa left. Itong tatlong to. So, yun nga. Ito. Ang ginamit ko lang, no, actually, tatlo lang. Diba? Ang galing. Huwag nyo na, nagawa niya ng intro. Chords na. So, ang chords. Why do birds suddenly appear? At, yan. Every time you are near. There you have it. Muna, dinemo natin. B.
familiarize sa notes. Second, familiarize sa chords. Third, na-play yung chords sa song. At lastly, yung scales, which is to help nakuha may melody dun sa song. So, yun nga. Marunong ka na mag-keyboard. Ayun. Walang notes. Ayun lang. Enjoy.